What's up mga kapitbahay, welcome back sa ating channel. Today mga kapitbahay, may sasagutin na naman tayong isang request ng ating subscriber at isang viewer. Paano nga ba daw mag-set up ng VPN connection dito sa ating PFCN Sprawl? Maraming klaseng VPN connection ang mayroon ng PFCN Sprawl, ano? Pero ang pinaka-the best at saka basic lang i-configure is yung OpenVPN. Yan po yung pinakamadali. Halos lahat yan naman ginagamit eh. Kasi yung IPsec, L2P, something, medyo mahirap yung configuration mo kasi madugo. Hindi mo pwedeng gawin sa bahay kapag hindi ka naka-public IP. Yun. Kasi usually lang kasi yun ginagamit pag mga business line connection kasi nga automatic may static IP ka. Ano? Yun mga kapitbahay. So, ano ang VPN? VPN is Virtual Private Network Connection. Ginagamit yan sa mga offices or sa bahay kung gusto mo i-access yung bahay mo sa labas. Kunyari, sa ibang bansa ka, gusto mo i-access yung office mo. Yun po yung ginagamit. Kaya, ayun. Let's go. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup. Basic setup lang to. Okay? Alright. So, let's go. Ayan mga kapitbahay, nandito na tayo sa PC natin. Ang gagawin natin is access muna natin yung ating firewall, syempre. Password. Yun, ayan. Ito mga kapitbahay, gumagana yan. So, working ang ating firewall. Meron tayong internet. Ayan, meron tayong internet. Ayan. Gumagana yung DNSBL natin. Ayan, nakablock yung YouTube. Sorry, may pusa. Ayan, so pupunta ka lang, ang unang-unang mong gawin is pupunta ka lang dito sa system and then create tayo. Siyempre, ang unang-una is mag-create tayo ng certificate. Ayan, punta ka lang dyan. Tapos, dito sa CA, ayan. So, mag-create tayo ng certificate authorities. Click mo lang yung add. Ayan. Tapos, descriptive name, ikaw, bahala ka na kung ano gusto mong ilagay. Ang ilalagay natin is kapitbahay CA. Ayan. Tapos, method, so i-default mo lang yan, internal certificate authority, and then dito po leave as default lang nyo para hindi na kayo mahirapan kasi ang ituturo lang naman natin ngayon is basic setup ng OpenVPN, di ba? Ayan, dito sa internal certificate, so RSA, okay lang yan, and then ayan, 2048, tapos yung digest algorithm, so default lang nyo yan, wag na masyado ninyong i- mahirapan ang sarili nyo. Tapos, yung dito sa common name, pwede mo rin iparehas na lang siya dito para hindi ka malito mamaya. Common name, ayan, lagay mo lang dyan. Internal. Pwede rin ganyan, internal CA para mas maganda. Ibig sabihin, yan yung certificate authority ng server mo mismo, kaya internal. Tapos, yung country code, piliin mo lang, PH. So, PH ka, siyempre, Pilipinas tayo, state. Kung nasaan ka, city, nasa Bacoor, organization, IT, tapos IT department, tapos save lang. Ayan. After mo ma-save, ayan, mayroon na tayong certificate authorities dito sa ating server. Tapos, ang pangalawa po is, isa-sign natin, sign certificate natin. Gagawa natin to ng sariling certificate authentication, ang server na to. Punta ka lang dito, certificates. Ayan, tapos may makikita ka rito sa baba, ayan, add sign. So, automatic, magsasign tayo ng certificate dito sa ating firewall, ayan, na para magkaroon tayo ng OpenVPN certification, ayan, add sign. Gagawin mo is method, create an internal certificate, ayan, create, default mo lang yan. Tapos, ang ilalagay mo rito is server. Ayan, ang nilagay ko ganyan, server search certificate para kapag nakita nyo mamaya doon sa setup sa pangatlo, maalala nyo na ito talaga yung pang server certificate. Tapos, server authority, yun yung kinreate natin, ayan, dito sa CA. Tapos, yan, default mo lang yan, default, ayan, default, yan yung pinilapan natin kanina, ayan, tapos, pwede mo to i-copy para hindi ka talaga malito dito sa common name. Kasi kailangan lagyan mo yan eh kasi hindi yan magtutuloy pag walang ganyan. Tapos, certificate type, hanapin mo lang is server certificate kasi dalawa yan eh.
magkikreate tayo mamaya ng user. So, kailangan mo rin ng user certificate. So, ang una is server certificate dapat kasi nandito tayo ngayon eh, sa server mismo pa. So, ayan. Eto, alternative names. Okay lang yan. Default mo lang. Tapos, click mo lang yung save. Ayan. Tapos, save na. Mayroon ka ng CA. Tapos, nakasign na rin yung certificate. So, ready na tayo para mag-create ng VPN na wizard. Tapos, after nyan, punta ka lang dito. VPN tab. Ayan. Tapos, open VPN. Kasi open VPN yung isi-setup natin, diba? Ayan. Click mo lang yan. Tapos, punta ka lang dito. Wizard. Ayan. Wizard. And then, ayan. I-create natin is local user. Ayan. Alright. Para na to sa remote eh. User. Tapos, next. Tapos, certificate authority. Ito yung kinreate natin kanina dun sa CA. Diba? Select mo lang yan. Tapos, next ka lang. Tapos, choose server certificate. Ayan. Ito yon, server certificate. Yung kinreate natin kanina. Ayan. Kaya dapat importante po mga kapitbahay na yung pangalan nyo. Kung ano yung, kung saan nyo yung kinreate, yun ipapangalan nyo para hindi kayo malito. Tapos, click mo lang yung next. Tapos, ito na yung configuration niya. So, ang gagawin mo is, syempre, sa 1 sa haharap. So, kung wari, dalawa yung internet mo, 1.2 or 1.1. So, create mo lang kung saan mo siya gustong padaanin. So, ayun. So, ang protocol, UDP on IPv4 only. Yun, default lang yan. Tapos, yung local port, pwede nyong baguhin yan. Pero, komplikado na. Kaya, mas maganda, i-default na lang nyo muna hanggat nagpa-practice pa kayo. Tapos, ayan, description name. So, ang ilalagay natin dito is a name that this OpenVPN instance for administrative. So, click natin, client 1. Ayan, ikaw, bahala ka na kung ano gusto mong ipangalan. Punta tayo dito. Tapos, ito mga kapitbahay, importante ito, ano? Cryptographic settings, kailangan nakaklik to yung TLS authentication saka generate TLS key para gumana kasi automatic pag naklik mo yan, magkikreate siya rito mga numbers yun, pag nasave mo na yun, kaya automatic magkikreate siya dun. Tapos DHCP parameters, click mo lang yan default. Tapos eto mga kapitbahay yan, kahit hindi mo yan galawin, leave as default mo lang yan kasi komplikado na yan eh. Pero kung ikaw gusto mo baguhin o malupit ka na sa setup, ayan, pwede mo yan baguhin, ayan. Pero for now, gagawin natin is save as ano lang muna natin, default, ayan. Tapos crypto, no hardware acceleration, ayan. Tapos ito mga bayan, ito yung importante, ayan. Importante po yan, tunnel settings, ayan. Ito, yung tunnel network na to, ito yung magiging parang ano, DHCP. Ito yung, kung ano yung nilagay mo rito, kunyari, ito inilagay ko. Once na nag-connect yung VPN client na PC sa US, automatic ang ibibigay ng IP is 192.168.2.0.something. Yun. So, ito yun, yung tunnel network. Tapos, ayun, yan, dyan sa kukuha ng IP range. Tapos, ito, redirect gateway. So, ito mga kapitbahay, kung gusto mo na, kunyari, nasa US ka, tapos, pag nag-connect ka sa VPN mo dito sa bahay, automatic, ang magagamit mong internet is yung dito rin sa bahay mo. So, i-click mo lang yan. Ayan. Pero kung gusto mo na hindi masyadong congested or hindi mahihirapan yung traffic mo, i-uncheck mo lang yan para ang pwede mo lang i-access. Kunyari, ang network ko dito is 192.168.0.0, diba? Dapat local, parang TCP lang ang kailangan mo i-access. Kunyari, gusto mo lang i-access yung file server mo or gusto mo lang i-access yung CCTV mo. Kunyari, may VLAN ka, magkaibang IP. Ang gagawin mo, add ka lang dyan, kama lang, tapos ilalagay mo dyan na kunyari yung IP ng CCTV mo is 172.16.21.0 tapos /24. Yun. So, ang ibig sabihin po nyan, etong dalawang network na to, pwede mo i-access kapag nakakunik ka sa VPN mo. Yan, di ba? Yan yung i-allow mo lang na local network. Ayan. Tapos, current connection. So, dapat ikaw, bahala ka na kung ilang gusto mo yung pwedeng mag-connect na client allowed sa currently connected to the server. Ayan. Kunwari, tatlo kayo pwede mag-connect. Pwede or 5. Ayan. So, ilalagay natin is 5 lang muna. Tapos, eto, leave as default mo lang din yan kasi medyo komplikado na yan. Ayan. So, eto, default lang natin yan. Tapos, client settings. Ayan. So, default, dynamic IP. Ayan. Mas maganda na, default lang dito. Default lang lahat yan. Tapos, ang gagawin mo is, save mo lang.
Ayan. Tapos ito mga kapitbahay, importante to. Ito, syempre meron tayong firewall rule, di ba? Automatic. I-check mo to, wag nyo kalimitan i-check. Ayan. Pag chinek nyo yan, automatic mag-create siya ng role. Ayan, tinan mo, chinek ko. Pag kinek mo next, tapos finish. Tapos pag pumunta ka rito sa firewall rules, ayan, pag pumunta ka sa 1, ayan, makikita mo na yung automatic na nag-create ng sariling rules. Ayan, 1194 OpenVPN rule. So, ibig sabihin, allowed na yung ating firewall rule ng VPN na pwedeng tumagos yung traffic sa 1 natin. Alright, after na makreate mo na yung ating tunnel network ng remote access user authentication na server natin, so ang gagawin mo is magkikreate tayo ng client access ulit. So pupunta ka dito sa clients, tapos add mo lang yan, tapos eto server mode peer-to-peer, ayan, SSL, TLS, diba yan yung sinelect natin kanina. Tapos yung protocol natin is UDP and IPv4 only kasi isa lang naman yung version natin eh. Tapos ito, device mode. Ayan, layer 3 tunnel mode. Default lang yan. Tapos syempre, yung port natin is 1. Syempre, sa 1 lang. Tapos yung local port, leave as a blank lang nyo yan kasi automatic. Ayan, sinasabi niya. Ayan, mag-randomize naman yan. Tapos ito, yung server host. So, ito po, gagamitin mo yung OpenVPN sa bahay, tapos ang gusto mo i-access yung network mo sa bahay, kunwari nasa labas ka or sa ibang bansa ka, ang gagawin mo lang po is magki-create ka lang ng dynamic DNS. Yun yung free na domain host. Ayan, kasi nga alam naman natin na kapag residential line na tayo, wala tayong static IP na binibigay yung ating ISP provider. Unless na lang kung yung VPN setup mo is sa office. Kasi automatic pag office, meron tayong business line connection. So, ibig sabihin meron tayong static IP. So, assuming ano, ito yung ating static IP. Ayan. So, ituturo ko po sa inyo ito. Paano nga ba mag-create ng free domain? Ayan. Pupunta ka lang dito. noip.com. Ayan. Diyan po yung ginagamit ng halos lahat. Ayan. Pwede ka mag-create ng domain dyan ng free lang. Punta ka lang dito. Dynamic DNS. Ayan. Ayan. Hindi ko na kasi pwedeng gamitin yung email ko na dalawa kasi nagamit ko na. So, ang gagawin, assuming, kunyari, ito, magsa-sign up ka. Ayan. Sign up ka lang dyan. Lagay mo lang. Sobrang dali lang. Create ka lang ng email address mo. Post password. Tapos, ayan. Host name. Pwede ka na mag-create. Pero mas maganda, mamaya ka na mag-create. So, click mo lang yan. Create my host name later. Ayan. Tapos, click mo lang free sign up, tapos nandun naman lahat yung instruction kung paano, and then automatic pag may kunyari kapitbahay na kapag create ka na ng hostname mo kapitbahay.dns.net, yun, so automatic mababasa niya yung IP mismo ng internet mo sa bahay, automatic i-register niya ron sa hostname na kinreate mo. So assuming po na nakapag-create ka na dito sa noip.com na to, pupunta ka lang dito sa firewall mo ulit, pupunta ka dito, services, ayan, may makikita ka dyan, dynamic DNS, so create ka lang, ayan, dynamic DNS client, so create ka lang, add, tapos, ayan, makikita mo, service type, ayan, makikita mo rito, select mo lang yung no IP free, ayan, makikita mo dyan, kasi dyan ka nag-register, diba, sa free lang, so i-click mo is no IP free. Tapos, interface to monitor, syempre, yung 1. Ayan. Tapos, yung hostname, yan. Yun yung kidrate mo doon kanina sa noip.com, which is dito. Yan. Yan yung ilalagay mo rito. Ayan. Kumari, ganyan yun. Pag nilagay mo yan dyan, ito, default mo lang yan. Ayan. Kung ano yung kidrate mo na username and password, yan din ilalagay mo rito para makapag-authenticate doon sa hostname na kinrate mo. Ayan, description. Bahala ka na ano ilalagay mo. Ayan. Tapos, save mo lang. Tapos, once na save mo na, automatic, may lalabas doon na your connection is now ready and connected. So, pag connected ka na, so itutuloy mo na dito. So, ayan. Ayan. Ibig sabihin, connected na yon. So, ang gagawin mo is, kung ano yung kinrate mo na hostname doon, dito mo siya ilalagay. Ipipaste mo lang siya dyan. Ayan. Kunwari, ano bang kinrate natin? Example. Kunwari, ito. Ito yung kinrate natin. Copy. Punta ka lang dyan. Ayan. Ipipaste mo lang siya dyan. So, diba, ganyan. So, assuming, ito yung ating public IP kasi nga, nasa office tayo. Yun yung option lang na kapag kunyari, yung bahay mo, yung ipo-forward mo sa labas. Diba? Ayan. Yun yung gagawin mo. Pero ito, assuming,
server natin is sa office, kaya may public IP tayo. So ilalagay mo lang dyan, tapos ayan, server port, ganun pa rin, tapos proxy, gagawin mo lang siyang default. Ayan, hindi mo na kailangan galawin yan. Tapos description, ayan, tapos ito yung lagay mo lang, client 1 para parehas. Tapos ayan, username and password, ayan, create mo lang yan. Tapos ang password natin is sobrang dali lang, ayan. Tapos eto, authentication required, click mo lang yan as default. Tapos eto, TLS, naka-check yan yung kanina sinet up natin, di ba? TLS redirection, use as default mo lang. Tapos peer certificate authority, yan yung kinreate natin kanina unang-una, di ba? Tapos client certificate, tapos ang i-click mo is username or password required. Ayan, tapos ilalagay mo lang siya dyan. Tapos dito sa fallback infection, default lang yan, default, tapos algorithm, default, tapos tunnel settings, ayan, i-default mo lang lahat yan, wala ka nang babaguhin. Ayan, ayan, ganun lang. So default lang yan, sobrang dali lang po, no? So ayan, so ito ang pinakababa, gateway creation. Kunwari, mayroon ka nang gumaganang version 6, IPv6, so i-create mo both. Pero ngayon, ang version lang natin is 4 lang, syempre. Click mo lang yan. Yan, dyan. Default na lang lahat yan. Kasi, syempre, basic lang muna. Pero kung malupitan na talaga na setup, ikaw bahala kung kaya mo na siyang i-setup. Ayan. Pero ito, basic setup lang to na para ma-access mo lang yung network mo from office, anywhere, and kung network mo sa bahay, anywhere. Ayan. Pwede na yan. Tapos, save mo lang. Ayan. Default lang yan. Save mo lang. Ayan. So, mayroon na tayong server, tunnel, tapos mayroon na tayong client, peer-to-peer connection para doon sa ating OpenVPN. Tapos, after po niya na makreate mo is, ang gagawin mo is, sa client export. Ayan. Ayan. Kasi kailangan nyo yun eh, client export. Pag pumunta ka kasi dito sa OpenVPN, may lalabas dapat dyan na client export. Kasi yun yung gagamitin mo para i-download yung certificate mo, para yun yung i-install mo dun sa client PC mo. So, wala, di ba? So, ang gagawin mo is, pupunta ka rito, package manager, tapos available package. Pag tinype mo dyan is OpenVPN, tapos search mo. Or ayaw, or ilalagay mo VPN. Ayan, makikita mo. Wait lang. Ayan, makikita mo OpenVPN client export. So ang gagawin mo is install mo lang yan. Ayan, confirm. Sintayin mo lang para mag-install. Ayan. So sana naintindihan nyo, di ba? Pero sobrang basic naman eh. Sobrang dali lang to install, kayang-kaya nyo 'yan. Oh, malapit na ma-install, medyo mabagal lang. So babalik tayo pag natapos. All right. Ayun mga kapitbahay, no, tapos na natin ma-install yung ating client export na tab. Ayan, kung inyong mapapansin, mayroon na siya dito. Yan yung kailangan natin mamaya para i-download yung application na para i-install doon sa client PC natin or sa PC natin sa ibang bansa or sa ang lugar. Alright, so ang gagawin natin, kasi na-install na natin yan, pupunta tayo sa users, tapos mag-create tayo ng users, ano. So ito na yung gagamitin natin na pang-login doon sa PC natin, sa client natin sa ibang bansa, na kunyari client export na yun. So punta ka lang dito, user manager, tapos add ka lang. Ayan, add ka lang. Tapos pag add ka, tapos lagay mo rito, kailangan kung ano yung kinreate mo kanina doon sa batag nito, dito sa OpenVPN, dito sa client mo. Ayan, di ba nag-create tayo dyan kanina ng user. Ayan, client 1, nag-create tayo dyan kanina. Ayan, yan, ito client 1, ayan. So dapat parehas din yan dito sa user account na i-create natin dito. Ayan, mara ito, client 1, tapos yung password natin is, ayan, tapos i-confirm mo lang. Tapos ayan, full name, ikaw na bahala kung gusto mo lagyan. So ilagay mo PPA, o ikaw bahala ka, US Connect, US Client, US
client, lagay mo. Ayan, yan yung pangalan niya, full name. Tapos ayan, expiration date, pwede mo rin siyang lagyan kung gusto mo na kunyari, ililimit mo lang yung kung kailan lang siya pwedeng mag-access, pwede. Tapos ayan, custom settings, ayan, pwede yan, pwede mo naman edit yan eh. Kaso, ang gagawin mo is matindihang configuration. Kaya, for basic configuration lang, leave as default mo lang. Tapos ayan, tapos after mo ma-create na yan, so automatic, may user tayo. So, kailangan din natin mag-create ng certificate kasi para secure, di ba? Kasi, usapang certificate to pag sinabi natin OpenVPN or VPN tunnel, di ba? So, ang gagawin mo lang is click mo lang to, ayan. Click certificate, click to create certificate user, ayan. Ayan. Tapos click mo lang 'yan. Tapos descriptive name, so ilalagay mo is cert user. Ayan. Tapos punta ka lang dito. Ayan. Certificate authority RSK, tapos ganun na. Ayan, tapos ayan, tapos ayan. Leave as default mo lang 'yan. Tapos save mo lang. Tapos ayan. So na-save mo na, 'di ba? Ayan. Meron na tayong user, ayan, client user. So ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa VPN tab ulit, tapos click mo yung Open VPN, tapos ayan, dito na natin magagamit yung client export. Ayan, so ang gagawin mo is ayan, remote access server. So ito yung kinreate natin kanina, ayan. So nag-iisa lang din naman yan dyan. Tapos yung host name, resolution, interface, ikaw bahala ka na, pero interface IP address dapat. So ayan, automatic verifier yan, default lang lahat yan. Ayan, tapos ayan. Tapos eto mga kapitbahay, importante ito, yung use random local port. Kunyari, marami kang users na magkoconnect, connect, disconnect. Kailangan mo to para automatic yung port na client without set to clients anymore na run currently. Ayan, use a random port. Ayan, para hindi sila mag-conflict sa port. So i-check mo lang yan. Tapos eto, leave as default mo lang lahat yan muna. Ayan, kasi nga ang configuration natin is basic lang. Ayan, save as default mo lang. Ayan, pag sinave mo yan, tapos pag in-scroll down mo dito sa baba, makikita mo na ayan, client 1, certificate user. Ayan, so dito na. So eto, kunyari naka current Windows installation 2.5 something, dito mo na i-download yung mga installer na kung saan mo siya i-install. Kunyari, gagamitin mo siya sa Android phone. So, click download mo lang to. Or, gagamitin mo siya pang remote. iOS, Android, ayan. Click mo lang, download mo lang yan. Tapos, pili ka syempre kung anong-ano, 64 or 32. So, ang sa atin, ang gagawin natin is, syempre, kunwari, Windows PC, yan. Download mo lang yan kung saan yung compatible na machine ang pag-i-installan mo. Yan, nandyan lahat. So, ayan. Once na, kunwari, ito, i-download ko na to. Ayan. So, ito na, na-download ko na. Show mo lang yan. Ay, hindi pa pala tapos. Yan. Ayan. Once na na-download mo yan, ayan. So, ito na yung i-install mo doon sa PC mo sa client, kumare sa US, isi-send mo to sa kanya para ito yung i-install niya para ma-access niya yung network mo dito sa Pilipinas or network mo sa office or network mo sa bahay, no? Kasi hindi lang natin kasi ma-install ngayon or hindi natin ma-testing kasi wala tayong second internet. So hindi gumagana yung data natin kasi wala tayong laptop dito. So ayan, so pero I'm sure po nagagana yan once na nasundan niyo yung step-by-step procedure natin kung paano mag-setup ng OpenVPN dito sa PFSense firewall. Ayan. So, ayan. So, sana nakatulong. So, ito pala, ipapakita ko sa inyo. Madali lang po yan. Once na in-install mo yan, ayan. So, tulad yan, ganyan. Install now. Once na in-install mo yan, ganito yung mukha niyan. Installing. Ayan. Once na install mo, may lalabas dito. Okay. Ayan, makikita mo yan dito.
Ayan, pag-click mo yan, ayan, may lalabas na username and password. Ilalagay mo lang dyan yung username and password na kinreate mo kanina na client 1. Tapos yung password, client 1. Ganon. So, hindi lang natin kasi may testing ngayon kasi nga wala tayong secondary internet dito sa bahay. Ano kasi nandito tayo sa bahay eh. Kaya ayun. So, sana mga kapitbahay nyo, nakatulong ako sa inyo. So, sobrang dali lang to sundan. Kayang-kaya nyo to. Ayun, sana nakatulong ako. Ayun, so sana huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe, like, and share para masaya. Alright? So, thank you so much and God bless us all and peace.